Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ako nga po pala si Maricar. Kamusta po kayong lahat? Dito po sa aking channel ay nagre-review po ako ng mga earning application na pwede nyo pong pagkakitaan ng extra income na wala po kayong ilalabas na pera o puhunan. Gamit lamang po ang inyong mga cellphone at pwede nyo po itong i-cash out sa inyong Gcash or PayPal account. Kaya kung bago pa lamang po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload. So ayan guys, without further ado, let's go to the video. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, magre-review po tayo ng earning application na pwede nyo pong pagkakitaan ng extra income. Nandito po sa video yung full tutorial kung paano po kayo kikita dito at kung paano po kayo makakapag-payout. So kung hahanapin nyo po siya sa Google Play Store, ang hahanapin nyo is Luckycoin kasi Luckycoin po yung pangalan niya. May lalabas po dyang ibang Luckycoin. So yung hinahanap po natin is itong nasa pinakaunahan, ayan, na ito po yung kanyang logo. Ayan, tandaan po natin, yan po yung logo nung i-review ko na application. Ito nga po pala ay meron ng 4.5 stars, 1,000 reviews, and 50,000 downloads po. So ngayon, mag-start na po tayo kung paano tayo kikita dito kay Luckycoin. Ayan, skip lang natin to. Then, dito guys, pag pupunta kayo sa Me page, mag-login po muna kayo ng inyong Google account. So, kailangan po kasi na mag-login muna tayo ng account dito bago natin siya gamitin. So, dito guys, ang iipunin po natin is coins and then yung coins po na yon yung i-convert natin into real cash. So, paano nga ba tayo kikita ng mga coins dito? Unang-una ay pupunta po tayo sa homepage. So, dito po sa homepage, andito po yung mga game na pwede po nating laruin para makareceive po tayo ng coins. So, titingnan po natin kung yung mga game ba na nandito is kailangan pang i-download sa Google Play Store or nandito na mismo siya sa pinakang app na ito. So, halimbawa, mamimili po ako ng game. So, ito si Pop Stone 2. Ikiklik ko lang yung start. Ang pwede kong makuha dito is 265 coins. Ayan. Ito po yung task na nakalagay dito. So, wait lang natin. May lumabas ulit na ganito. Yan po yung mga tasks na nakalagay dito na pwede natin makompleto hanggang day 7. Kailangan nyo lang laruin itong si Pop Stone 2 at least 5 minutes every day para makompleto nyo yung 265 coins. So ngayon guys, ikiklik natin yung start task. And then, ang gagawin lang natin is ikiklik lang natin yung play now. So, dito po, hintayin lang natin na mag-loading or mag-100% yung game. Kasi, hindi na po natin siya kailangan pang i-download sa Google Play Store. So, nandito na siya mismo sa app na ito. Yung ibang game sa kanila is dito na mismo sa application na to lalaruin. So, ngayon, ang gagawin lang natin, ikiklik lang natin yung new. And then, maglalaro ka lang dito at least 5 minutes every day. Ayun nga po yung dun sa task na nakalagay doon. So, ayan, itatap mo lang yung magkaka-color dito. Ayan. Then, ganun lang. Ganun lang kasimple kung paano nyo lalaroin itong game na ito. And, mas better kung ang pipiliin nyo na game is yung mas mataas magbigay ng coins nga po. So, babalik na po tayo. Ayan. Ganun lang po kasimple, yung ibang games po dito is hindi mo na kailangan pang i-download sa Google Play Store, dito mo na siya lalaroin para makareceive ka ng karagdagang coins. So meron din dito ang scratchers, titingnan natin kung ano nga ba yung scratchers dito kasi siya yung may pinakamalaking coins na ibibigay sa atin which is 2,000 coins nga po. So ikiklik natin yung start. Okay, so meron tayong i-scratch dito na card. At kung makikita nyo, meron tayong mga amount na nakalagay dito na pwede daw nating mapanalunan. Pero display lang talaga yan dyan. Dito ang gagawin nyo lang talaga is mag-scratch lang kayo ng cards para makareceive po kayo ng coins dito. So ayan, scratch-scratch lang. And then yung nakuha natin na coins is 50 coins. So hindi yan nagkakaparehas. Minsan nagiging 100, 200, merong mababa, ganon. So hindi nagkakaparehas yung mga coins na kukuha natin doon sa scratchers. And next natin, may makikita kayo dito sa game. Ayan.
eto karagdagang game pa po ito para makareceive kayo ng karagdagang coin. So yan mga yan, hindi nyo na din kailangan pang i-download sa Google Play Store. So dito na mismo siya sa pinakang application nyo lalaroin para makareceive po kayo ng coins. So yung pinakang main ways of earnings po nila dito is maglalaro kayo ng iba't ibang game na nakalagay dito para makareceive po kayo ng coins. Next naman natin, pupunta po tayo dito sa pinakang gitna, ayan, which is ito ay invitation page. So pwede ka po mag-invite dito, which is optional lang naman. Kapag mag-invite ka, ang pwede mong makuha is nasa 30,000 coins or 10 pesos kapag kinonvert natin yan sa pera. Ang pag-invite dito, titingnan natin kung saan natin ipapalagay yung invitation code. Okay. So, dalawa yung way ng pag-i-invite dito. Una is pwede ka mag-invite through invitation link. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung mag-imbita na, then copy content or i-share nyo siya sa inyong mga social media account. Then, once po na may makakita po ng promotion nyo dito sa application na ito, at i-download po ito mula dun sa link na binigay nyo at nag-login sila ng account nila, may possibility po na pwede na kayong makakuha ng 30,000 coins. Ganon yun, pag paano maging valid yung pag-i-invite through link. Kailangan lang nilang i-download yung application na to dun sa link na binibigay nyo. Kapag invitation code naman, so yung invitation code natin, kailangan lang nilang gamitin yan dito sa my reward page at ilalagay dito sa my invitation code bonus para makareceive ng 3,000 coins yung gagamit po ng invitation code natin. So, nandito po sa baba yung karagdagan pang information na dapat yung malaman tungkol po sa pag-i-invite. Next naman po natin, dito naman po tayo sa reward page. Karagdagang task po ito, mga daily tasks na pwede natin kumpletuhin para makareceive tayo ng karagdagang coins. So, andyan po, madami po tayong pwedeng pagpilian ng mga tasks na kukumpletuhin natin para makareceive tayo ng coins. Next naman po natin, dito sa taas, ayan. So, may makikita tayo ditong parang gift siya. Click natin yung open. Tapos dito, meron silang Lucky Wheel of Coins. So, maganda din po itong Lucky Wheel of Coins. Ang gagawin nyo lang dito, start the next round. Bibigyan po nila kayo ng malaking amount ng coins. Yan po ang ibibigay nila sa atin, 99,899 coins. Pero yan, hindi po permanent na ibibigay sa inyo. Kailangan nyo po kasing maipon yung 100,000 coins bago matapos yung countdown para maibigay po nila talaga sa inyo yan ng buo. Kasi yung halaga po ng 100,000 coins is 33 pesos and 33 centavos. Pero dito guys, meron po silang countdown. Kapag natapos po yung countdown at hindi nyo po nakompleto yung 100,000 coins, wala po kayong ma-receive na kahit anong coins dito. Pero, kung gusto nyo pa po ulit mag-start ng next round dito para kumpletuhin ulit at itry ulit na makakuha ng 100,000 coins, lagi po nila kayong binibigyan ng 99,899 coins. Para nga po, konti na lang yung kukumpletuhin natin. So, ang gagawin lang natin dito, i-click lang natin yung claim now. So, dahil binigyan nila tayo ng 99,800 plus, ang iipunan na lang natin is 101 coins. So kapag natapos natin or naipon natin lahat yung 101 coins na yan, bago matapos yung countdown, ibibigay po nila sa atin yung 100,000 coins. So paano tayo makakaipon ito? Isasakto natin yung 100,000 coins. Dito po yan sa lucky draw. Meron po tayong 4 chances every time na nag-start tayo ng round dito. So, meron akong 9 coins na nakuha. So, nabawas yung 9 coins dito. Yan, 92 na lang yung kulang. And then, 20 coins po yung sunod. So, 20 coins yung binigay sa akin. Yan. Konti na lang yung iniipon natin. Dalawa na lang yung chances natin dito. And then, 40 coins yung binigay. Ayan. So, konti na lang po yung ating ibibigay, maiipunin dito. Wait lang natin. May video advertisement kasi na nag-pop up. So, lalagyan ko na lang ng mga blur yung mga video advertisement na magpo-pop up dyan. So, meron na lang tayong 1 chances. 32 na yung coins natin na kailangan makuha or maipon. So, meron tayong 20 coins na nakuha para sa ating last chance. Click natin yung continue to draw. And then, kung makikita nyo, 12 coins na lang. So, malapit na lang
malapit na yung amount ng coins na pwede nating maipon para makumpleto natin yung 100,000 coins. Pero wala na tayong chances. Para makapag-spin po ulit kayo dyan, kailangan yung mag-invite. So, paano tayo makakapag-spin sa pag-i-invite? Dito guys, ang gagawin nyo, dito nyo ikakopy yung link. So, click nyo yung lucky draw, tapos ito yung lalabas. Tapos, yung ikakopy nyo yung content, tapos ipropromote nyo siya sa kahit anong social media account nyo. Or, pwede nyo naman pakiusapan yung mga kakilala nyo, yung mga close friends nyo, yung mga best friends nyo, yung mga kamag-anak nyo dyan, yung mga close nyong relatives, ganon, yung kapatid nyo. Na kung pwede, i-download nila itong application dun sa link na i-share nyo sa kanila and mag-login muna sila ng account nila doon. So, kada kasi isang tao yung magla-login or magda-download na itong application doon sa link na binigay nyo, meron kayong one chance para makapag-spin dito. So, kung 10 yung tao na nakapag-download doon sa link na binigay nyo, meron kayong 10 chances para makapag-spin dito at ma-reach na po yung 100,000 coins at makuha nyo nga po iyan. So, yan po yung sa Lucky Wheel of Coins. Next naman po natin, dito naman po tayo. Ayan, ang pangalan naman po nito ay Wheel of Fortune. So, meron dito tayong 10 chances para makapag-spin at pwede tayong makakuha ng 20, 30, 50, 100, and 1,000 coins. Tapos, yung pinakamalaki is 10,000. I-click nyo lang yung draw now. Tapos, kung saan siya matapat, yun yung makukuha nyo po na coins. Ayan. Next naman natin, dito po tayo sa, ayan, parang scratch. Ito yata yung kanina. So, ito po yung kanina, yung mag-scratch ka ng card dito para makakuha ka ng mga coins. Next naman natin, ito yung dice. Monopoly po ang tawag dito. At treasure hunt. So, iba pala siya. Dito, meron kang 5 chances para makapag-spin dito. Kung gusto mo na madagdagan yung chances mo, pwede kang manood ng isang video advertisement. Kasi, kada isang video advertisement, yun yung isang chances yung halaga niya. Katumbas niya. Para makapaglaro ka dito. So, click nyo lang yung go. Kung saan matapat to, yun yung makukuha natin na reward. Pero kung wala siyang laman, yung mga box, wala kang makukuha. Ayan. Then, dito may option na pwede mong i-time sa 2 yung mga nakukuha mo na reward coins by watching video advertisement. Pero kung ayaw nyo, is okay lang. So, ayan po yung mga way para maka-earn po kayo ng coins dito sa application na ito. At kung paano naman po tayo makakapag-payout, pupunta lang kayo dito sa Me page, i-click nyo yung withdraw. And also po pala dito, every check-in, pwede kayo makareceive ng coins. So, may makikita kayo dito sa pinakantaas na parang gift box. Dito, every check-in, manonood kayo ng video advertisement para makareceive kayo ng coins. At kapag tinuloy-tuloy nyo yan hanggang day 30, pwede kayo makakuha up to 30,000 coins po. Next natin, pupunta na tayo dun sa ating payment method. Kung ano nga ba yung payment method na pwede natin gamitin dito. So, punta lang tayo dito sa withdraw. Dito guys, ang kanila pong payment method is Lazada, PayPal, Gcash, Top Up, and Binance po. Ito po yung sa Lazada. Ayan, yung pinakamalaki po is 2,500 pesos. Papasok po yan sa ating Lazada account. Ito naman po yung sa PayPal. $10, $25, and $50. So dito guys, hindi na kailangan ng diamonds para makapag-payout ka dito sa PayPal kasi wala naman po nakalagay na diamonds. Kung coins lang yung nakalagay, coins lang yung iipunin nyo para makapag-payout po kayo. Dito sa Lazada kasi, ayan, ang hinihingan ng diamonds dito, ito yung 80 centavos tsaka yung 90 centavos. Next naman natin, sa Gcash, ganun din po, wala din pong diamonds na hinihingi para makapag-payout ka. Coins lang din po yung kailangan. 500 pesos, 1,250, and 2,500 pesos po yung kailangan dito sa Gcash. Next naman po is sa top up or load po yan. 5 pesos, 10 pesos, 350, and 700 pesos po. And ito naman po yung sa Binance. Ayan, so madami tayong pwedeng pagpilian po sa Binance. Tapos dito sa balance withdrawal rules, halimbawa kapag nag-payout ka, tatanungin mo kung ilang araw siya bago dumating. So umaabot po kasi siya within 7 working days. Sa ibig sabihin sa working days na yon, not counted ang Sabado, Linggo, and public holidays. And also, sa isang araw, isang beses ka lang po pwede makapag-withdraw dito kasi may limit sila na once a day ka lang makakapag-payout. Kinabukasan ka naman po ulit makakapag-payout kung madami kang balance na coins. Then, dito guys,
bawal na bawal po kasi dito na magdaya ka or gumamit ka ng any cheats dito sa application para mabilis mong makuha yung mga coins mo. Kasi kapag nahuli ka na nagdadaya ka ng developer, i-block nila yung account mo or i-delete nila yung account mo hanggang sa hindi mo na siya magamit. Once na nangyari po yun, hindi na natin marerecover yung account natin, hindi na po natin makukuha pa yung mga coins na naipon natin. So, mas better na wag po tayo magdadaya dito sa app kasi legit naman po itong nagbabayad sa atin. So, kung gusto nyo itong pagkakitaan, naglagay na din po ako ng link dyan sa description box. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, meron na naman po tayong panibagong earning application na i-review. Ito nga po pala ay si Pixel Weapon Merge. Available po ito sa Google Play Store. So naglagay na din ako ng link dyan sa description box kung interested kayo dito sa app. So dito sa video na to, yung step-by-step tutorial kung paano kayo makakapag-payout dito at kung paano tayo kikita nga po ng pera dito. Ito nga po pala yung kanyang logo sa Google Play Store. Ayan. Para siyang Minecraft kasi pixel siya oh. Makikita niyo meron na siyang 4.6 stars, 459 reviews, and 10,000 downloads. Na-release po ito noong March 22, 2023. Last update na ito lang March 27, 2023. So, ngayon punta tayo dito. Ayan. Then dito guys, gagawin niyo lang, mag-agree lang kayo sa kanilang privacy policy. Click niyo lang yon. Then, dito may nakalagay po, hello, welcome to your weapon factory, looking forward to your development. Kasi ang gagawin natin dito, mag-merge lang tayo ng mga weapon. So, ang gagawin natin, click the screen to continue. First, you need to spend money in the factory, build a weapon. Okay, so meron tayong money dito. Yung money na yan, yan yung pangbili natin ng mga weapon natin. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong pinakang violet dito. Ayan. Dito magla-login po muna tayo ng ating Google account bago natin simulan. So, click nyo lang yung nandito sa taas. Click nyo lang yung Google login. Ayan, mag-login lang tayo sa Google. And ayun guys, nakapag-login na po tayo sa ating Google account. So, pwede na po nating ipagpatuloy ito. Ito nga po pala yung kanilang main ways of earnings na kung saan mag-merge po kayo ng mga weapon. So, next naman po natin, ayan, pindutin po ulit natin tong violet. Bubuksan pala muna natin tong kahon. So, ang laman po na to ay ito. Level 1 siya. Ayan. Okay, buksan natin. Tapos, imemerge natin siya para maging level 2 siya. Mag-form siya ng another weapon. So, nag-iba na yung weapon natin dito. Then, pwede po natin, yung 100 coins na nakuha natin, pwede po natin siyang i-time sa 2 by watching video ad. So, manonood po muna tayo ng short video advertisement bago tayo magpatuloy para maging 200 coins nga po yung makuha po natin. So, ilalagyan ko na lang ng blur yung video ads para di po tayo makapiright. Okay guys, na-receive na po natin yung coins. 200 po yung aking nakuha. Click natin yung okay. Nandito na po yan sa taas. So, yan pong coins na yan. Yan yung i-convert natin or yan yung gagamitin natin para makapag-payout po tayo ng pera. So, ganun lang po nang ganun yung gagawin natin sa kanilang main ways of earnings. Mag-merge lang tayo na magkaka-level na weapon. Ayan, meron tayo nakuhang 60 coins. And again, kung manonood ka ng video ads, pwedeng maging 120 yung 60 coins na nakuha mo. Tapos, nadagdagan na po yung slots natin na pinaglalagyan ng weapon. Ayan, so level up lang natin ang level up ito. Merge lang natin ang emerge. Then, yan. So, every time na naglo-level up tayo, nasa level 4 na tayo, nadadagdagan tayo ng slot para mapaglagyan ng mga weapon natin. Ngayon, meron tayong 50 coins na nakuha. Click natin yan. Tapos, lagay lang ulit tayo ng mga weapon. Then, merge lang ulit. Lagay lang ulit. Ayan. Mag-merge tayo. Tapos, ito. And yan. And ito. So, tingnan nyo, diba, nadadagdagan yung ating slot. Meron tayo nakuha 60 coins, click ko na lang yung okay. So para hindi na mapatagal itong hindi na po kasi ako, hindi ko na siya itina time sa 2.
Yan, ganun lang yung gagawin nyo dun sa kanilang main ways of earnings. Then dito guys, may tinuturo po pala sila dito. Pipindutin natin yan. If you want your factory to produce faster, then you can add some workers. So pwede daw tayo mag-add ng worker. These workers will continue to produce for several minutes daw po. Click screen. Ayan, meron tayong free dito. I-click natin siya. Tapos, purchase successfully. Ayan, gagamitan natin ito ng diamonds kung mag-add tayo ng worker dito. Now, you are in charge. Okay. So, ito yung mga worker natin dito. Ayan. Next naman po natin, ito may ano naman yung nandito sa gilid. Times 2 yung speed ng worker siguro natin dito. Kasi pwede nating may upgrade sila. Next naman po natin, yung another way para maka-earn din tayo ng mas malaking coins dito. Dito tayo sa gift box. Yung gift box po yan, or mystery gift box, may laman po yung coins. So, para ma-open po natin yan, kailangan lamang po nating manood ng video ads para mabuksan natin yung gift box, makuha natin yung laman nitong coins. Next naman po, dito naman po tayo sa lucky draw. Dito po sa lucky draw, pwede po tayo makakuha ng mga power-ups and also meron din ditong 10, 12 coins and meron din pong 8 diamonds. So dito guys, 20 times tayong pwede makapag-lucky draw. Pero again, kailangan nyo pong manood ng video advertisement kapag magla-lucky draw po kayo dito. Next naman natin, pwede tayo mag-upgrade nga po dito. I-click natin yung upgrade nila. So, gagamitan nyo po ng diamonds dito kung mag-upgrade po kayo para mas matlaki po yung revenue natin dito tsaka mas mabilis nga po yung mga workers natin. Next naman natin, meron din sila ditong award. Ayan. So, yung sa award po is meron tayong mga daily task. Ayan, makikita nyo, kapag liname po natin yung mga daily task na nagawa natin, may nagpa-pop up po na video advertisement. Ibig sabihin na kailangan, bago natin maklaim yung mga coins na makukuha natin dito, kailangan po muna natin manood ng mga video ads. Diyan po kasi kumikita yung developer na kung saan yan yung ipinambabayad niya sa mga bawat user na gumagamit po nitong application na ito. Okay lang naman kung may mga mapanood tayo ng video advertisement, as long as legit paying application yung app, diba? So, meron ako nakuhang 10 coins kasi nagawa ko yung daily task. So, araw-araw yan, napapaltan po yan kapag nagawa nyo sila. So, merong 20 coins na ibibigay sa inyo kapag nakompleto nyo yung daily task. Next naman po, dito naman po tayo sa achievement. Sa achievement po, kapag na-unlock nyo yung mga level ng weapon nila dito, makaka-receive po kayo ng mga 30 coins, 40, 35, or 50 coins. So, madami po tayong pwede maklaim dito sa kanilang achievement kapag na-unlock po natin yung mga weapon po nila dito. Next naman po natin, paano naman po tayo makakapag-payout dito? Next naman natin, kung gusto nating mag-payout, nandito po, makikita nyo naman na may Gcash dito sa gilid. So, kailangan may lumabas na Gcash dyan sa gilid ng screen natin. Dito sa ating kanan, sa may kanan po. Andito po yung ating total coins na 380 coins. And also, dito pwede din po tayong mag-invite. Nandito din po pala yung pag-i-invite. Kung gusto mo mag-invite, pwede ka mag-invite dito, which is optional lang naman. Kapag mag-i-invite ka, andito po yung invite friends, i-click nyo yan. Ayan, andito po yung ating invitation code. So, kailangan lamang po na kung may ma-invite man tayo dito, maging valid yung pag-i-invite natin, kailangan lang gamitin ng mga ma-invite natin yung ating invitation code at dapat ilagay nila dito sa enter the code para makareceive sila ng 100 coins. So, tayo din po ay pwede makapaglagay dito ng invitation code para makareceive po tayo ng 100 coins. Pero again, isang beses lamang po tayo dyan pwede makapaglagay ng invitation code. So, ayun nga po, kapag nakapag-invite po tayo dito at may gumamit po tang ating invitation code at inilagay po dito sa enter the code, pwede po tayo makareceive up to 2,000 coins nga po dito. And also, meron sila ditong invite event na kung saan kapag halimbawa na-reach nyo yung 10 friends na gumamit ng invitation code nyo, meron kayo ma-receive na 1,000 coins. Hanggang kapag babot po yan ng 10,000 friends yung nakagamit ng invitation code nyo, 1 million coins po yung ibibigay po nila sa inyo. Next naman po natin, kapag magpe-payout po tayo, andito din po pala yung kanilang task center. Yung kanina po, yung sa daily task po, nandun din yun sa pinakang home. Andito din yung achievement nila. Next, pag magpe-payout tayo, dito lang tayo sa withdraw.
And then yung kanilang payment method po dito ay PayPal po, Gcash, Payeer, Dana, and TRX Tron. So sa PayPal po, kung gusto nyo mag-payout dito, ang ibabind nyo po ay email or Google account po na ginamit nyo sa inyong PayPal account. Next naman po natin, dito po tayo sa Gcash, since ito yung gagamitin nating payment method, ang ilalagay po natin dito is Gcash phone number po natin sa taas. Dito naman sa baba is receiving name natin para maibind po natin siya ngayon kahit mag-payout po tayo. Hindi na tayo maglalagay ng information ng Gcash account natin kasi nakasave na po siya. So, ilalagay lang natin yung information ng Gcash ko. So, ayun guys. So, kapag bind na po tayo ng account natin, so, nilagyan ko na lang yan ng blur. Kung halimbawa nagkamali po kayo ng information na inilagay nyo doon, so, pwede nyo naman pong ma-edit yun or mapalitan. I-click nyo lang yung edit account, tapos mag-wait po kayo ng ilang days, mga 2 to 3 days, bago nila mapalitan yung inyong Gcash account na nailagay nyo po. So, dito guys, ang pwede po nating ma-withdraw, kapag first time user ka pa lang at hindi ka pa nakakapag-payout dito, ito po yung pinaka-minimum na 8 pesos or 3,000 coins yung kailangan. So dito, once na i-pay out nyo na po siya, mawawala na siya sa pagpipilian. Ang matitira na lang po is 18 pesos, 150 and 500 pesos. Kasi ito pong 8 pesos, isang beses lang natin pwedeng ma-withdraw. Para lang po kasi yan sa mga bagong user nitong application na ito. Ito po sa gilid nila yung mga coins na kailangan nating ipunin para makapag-pay out tayo. So itatap nyo lang yung amount na gusto nyong i-withdraw and then i-click nyo na lang yung withdraw now sa baba. Tapos magwi-wait po tayo within 7 working days, papasok na po yung ating payment. Not counted po sa bilang ang weekends and holidays. So huwag kayong mag-alala kasi legit naman po itong application na ito. Kaya kung gusto nyo itong pagkakitaan, ilalagay ko na lamang po yung link nito dyan sa description box. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So para po sa mga gustong kumita ng extra income, panoorin niyo po itong video na to kasi nandito po yung step-by-step tutorial kung paano po tayo kikita at kung paano po tayo makakapag-payout ng pera dito kay Cashtube. So yun po yung kanyang pangalan sa Google Play Store at naglagay na din po ako ng link dyan sa description box kung sakaling interested po kayo dito sa application na ire-review ko. Ito nga po pala yung kanyang logo sa Google Play Store. Ito ay meron na pong 4.0 stars, 42,000 reviews, and 5 million downloads po. So dito po kay Cashtube, kailangan lamang po kapag bagong user ka po dito sa application na ito, ay mag-login ka po ng inyong Facebook or Google account bago nyo po ito gamitin. Kasi required po yon na mag-login muna tayo ng account dito bago tayo magsimula. So ang iipunin po pala natin dito is coins and then yung coins po na yon yung i-convert po natin into Cash. So, meron po silang iba't ibang way para maka-earn ka po ng coins dito. Uunahin ko na po ang pag-i-invite, which is optional lang naman po. Kasi kung ayaw nyong mag-invite, okay lang naman po. So, dito guys, para po sa mga gustong mag-invite, so, ikiklik nyo lamang po itong invite friends. Ikiklik natin itong arrow sa gilid niya. Then makikita po natin dito yung ating invitation code. So yung invitation code na yan, yan po yung pwedeng gamitin natin para makapag-invite tayo at pwede tayong makareceive ng 36,000 coins. Pwede rin naman po tayong mag-invite through invitation link na kung saan ida-download lamang po nila itong application na ito dun sa link na binigay natin para makapag-invite po tayo. So saan nga ba yung link na iyon? Ito po yon, ikiklik natin yung invite now, then ikakopy nyo yung content or pwede nyo siyang i-share and i-promote po sa inyong mga social media account katulad po ng Facebook. Once po na na-download po nila si Cashtube dun sa link na binigay nyo, pwede po kayo makareceive ng up to 36,000 coins. Kung ang gagamitin nyo naman po ay invitation code, kailangan lamang po na ipalagay nyo yan dito sa invitation code bonus para maging valid yung pag-i-invite nyo, makareceive ng 3,000 coins yung gagamit po ng invitation code natin. Dito guys, pwede din po tayo makapaglagay dito pero syempre hindi po natin pwedeng gamitin yung mismong invitation code natin dito para nga po makareceive tayo ng 3,000 coins. And also, once lang tayo pwede makapaglagay dito ng ating invitation ID. Next naman po natin, yung pinakang ways of earnings po nila is pwede ka pong manood ng videos dito. Kaya kung mahilig ka pong manood ng mga video sa YouTube, pwedeng pwede po sa inyo itong application na ito. Kasi yung mga papanood
rin nating videos dito is galing lang din naman po yan sa YouTube. And also, ang kagandahan dito kay Cashtube, meron pong search bar. So, i-click nyo lamang po yung explore and then isi-search natin yung mga video na nais nating panoorin. So, halimbawa, kung mahilig ka manood ng mga movie, so, yan yung pipindutin nyo. Isi-search nyo siya. Then, ayan, magsisilabasa na po yung mga full movie dito. Then, kapag manonood na po kayo, pipindutin nyo lamang po iyan. And then, ayan, okay. Not now. Tapos, ano ko lang po muna to. Ipo-post ko na lang muna. Hindi ko na siya ipi-play kasi baka ma-copyright yung ating video. So, dito guys, habang nagpi-play po yung ating video na pinapanood dito, halimbawa, ito, movie nga po yung napili natin. So, 2 hours po yan. Dito guys, habang nagpi-play po yan, umiikot po yung parang timer dito. Diyan po kasi kapag napupuno yung timer dito, nakaka-receive po kayo ng isang chest kada isang ikot. So, yung mga chest po na yon ay naglalabas man po ng coins. And ituturo ko po sa inyo kung paano nyo mabubuksan at makukuha yung laman ng mga chest na yan. So, dito sa video na ito, pwede po nating mapalinawan yung quality ng video. So, ikiklik nyo lamang po yung auto at pipiliin nyo po yung 720 kasi siya yung may pinakang mataas na quality. And also, pwede nyo din iklik ito para maging landscape yung panonood natin or yung viewing natin sa video. Pwede nyo din pong i-like yung video or i-dislike or i-share nga po. So, para ka lang din talagang nanonood sa YouTube. Next naman po natin, yan po yung ating pinakang main ways of earnings. Pupunta naman po tayo sa rewards. Ayan, dito po sa reward page, andito po yung mga daily tasks na pwede natin gawin. At kapag nakompleto po natin yung mga tasks, makaka-receive po tayo ng karagdagang coins. Dito din po natin pwedeng ma-open yung mga chests na nakukuha natin sa panonood po ng mga video dun sa kanilang main ways of earnings. So dito guys, may makikita po kayo dito na chest. So, ikiklik lang po natin yung open. So, meron po akong 10 na chest na nakuha sa panonood po ng mga videos. At yung mga nakukuha ko po is ito yung coins. Ayan, 192. And again, hindi nagkakapare-parehas yung laman ng chest na nakukuha natin. So, kanina 192, naging 110 coins. And then, dito guys, may magpa-pop up po talaga na video advertisement. Pero ang kagandahan dito is skippable po yung mga video ads. So, hindi nyo na kailangan pang panoorin pa hanggang dulo yung mga video advertisement na nagpa-pop up dito. Ganun po talaga sa mga earning application, lalo na po yung mga libre. Dahil dyan po kumikita yung mga developer na kung saan ipinambabayad sa mga user na nagpe-pay out po sa application nila. So, next naman po natin, dito pwede din ikaw maglagay dito ng invitation code. Parehas lang naman yun doon sa my me page. Dito pwede ka din makapaglagay ng invitation code. So, next natin, scroll natin pababa. Makikita nyo yung mga nandito. Yan mga daily task yan na pwede natin kompletuhin para makareceive tayo ng karagdagang coins. Dito din po, yung dito sa tubusin ng ad-free, lucky spin, mga karagdagang laro din po yan na pwede natin gamitin para makareceive po tayo ng karagdagang coins po. So, madami po tayong pwedeng pagpilian dyan. Dito sa scratcher, mag-scratch ka lang ng card dyan para makareceive ka po ng karagdagang coins. Next naman po natin, ito yung ano ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng malaking amount ng coins dito sa application na ito. Ayan, so dito muna tayo sa coins na to. Yan, ito po ang pangalan ay Lucky Wheel of Coins. So dito guys, every round na natatapos ng countdown, kasi meron ditong countdown. So, ikiklik natin to. Lagi ka nagsisimula kapag natapos yung countdown mo. So, start another round of boosting. Tapos, meron kang makukuha dito. Meron silang ibibigay sa inyo na coins, pero hindi yun as in papasok sa ating coin balance. Papasok lang yung coins na yan kung makokompleto natin yung amount ng coins na nakalagay po dito. So, ikiklik nyo yung claim now. At ang palagi po nilang ibinibigay sa atin is 149,895 coins yung ibinibigay po nila sa atin pag natapos yung countdown at magsimula ulit tayo. So, ang kailangan natin kolektahin na coins dito is 150,000 coins na kung ang i-convert natin sa pera, ang halaga po niya ay 52 pesos and 44 centavos. Once po na bago matapos yung countdown at nakuha natin yung 100 or nakompleto natin yung 150 coins, papasok po yan automatic sa ating coin balance. Ngayon, kung
naabutan po tayo ng countdown at hindi pa rin po natin naiipon yung 150 coins, wala po tayong makukuhang kahit anong coins po dito. So, next na po natin, click lang natin yung claim now. Ayan. Then, meron na tayo ditong kukompletuhin. Ang kailangan na lang natin na coins or yung kulang natin is 105 coins. So, para makuha natin or makompleto natin yung 105 coins at mabuo natin yung 150,000 coins, ikiklik nyo tong lucky draw na nandito. So, meron lang tayong 3 chances para makapag-spin dito. Libre lang yon, 3. And dyan, makakakuha ka ng mga coins. So, ang binigay sa akin is 8 coins. Then, makikita nyo, babawas yung 8 coins dito. 97 na lang yung kulang. So, spin nyo lang ulit. Meron tayong nakuhang 20 coins. So, 20 coins ibabawas sa 97, magiging 77 coins. And then, meron na lang tayong 1 chances para makapag-spin ulit. Click lang natin yung lucky draw. And then, ang binigay sa akin is 60 coins. So, malaki yung binigay na coins sa akin. Ang kulang na lang natin, ayan, 17 coins na lang yung natitira na iipunin natin para makuha natin or mabuo natin yung 150,000 coins. So, kulang na lang po tayo ng 17 pero wala na tayong chances. Ngayon, paano tayo makakapag-spin ulit? So, ang kailangan nyo lang gawin dito, i-click nyo lang yung lucky draw. Ayan. Tapos, yung nandito na link, ika-copy nyo siya or isi-share nyo siya sa inyong Facebook account. So, kapag share nyo siya sa inyong Facebook account or pwede rin naman pakiusapan nyo yung mga close friends nyo, yung mga kilala nyo, yung mga kamag-anak nyo, yung kapatid nyo, magulang nyo, na kung pwede, i-download nila itong application dun sa link na binigay nyo. Kasi isang tao, pag may naka-download ng link na binigay mo sa isang tao, isang spin po yung katumbas nun. So, kung may nakapag-download dun sa link na binigay mo ng 5 tao, 5 beses ka makakapag-spin. May chances ka ng 5 beses para makumpleto nga po natin itong 150,000 coins. And dapat, bago matapos yung countdown na nakuha na natin yan para ma-receive natin yung 150,000 coins. Kasi kung matapos yung countdown at hindi natin naiipon yan, wala pa rin tayong nakukuha ang 17 coins. Wala po. Wala tayong makukuhang coins dito sa Lucky Wheel of Coins. Kaya nga po nakalagay Lucky Wheel of Coins. Next naman natin, dito naman po tayo. Ito naman, iba naman siya sa Lucky Wheel of Coins. Dito ang binibigay lang talaga is coins. Kung saan ka matapat, yun yung marireceive niyong coins. Dito guys, meron kayong 10 chances para magamit nyo po ito. Meron kayong makukuhang 20, 30, 50, 100, 1,000, and 10,000 coins. Ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang yung draw now. Then kung saan siya matapat, yun po yung makukuha nating reward na coins na pwede po nating i-time sa 2 by watching video advertisement. Video advertisement ka po. So, ayun po yung mga ways of earnings para maka-earn po kayo ng coins dito kay Cashtube. So, kapag magpe-pay out naman po kayo, pwede naman po dito sa reward page, may makikita po kayong withdraw sa taas. I-click po natin iyon. And then, may makikita po kayo ditong Lazada, PayPal, Gcash, and Top Up. Yan nga po pala yung kanilang payment method dito. So, hindi ko na-recommended si Lazada kasi 1 pesos lang naman yung pinaka-maximum. Itong sa Top Up, load po ito. 10 pesos, 350, and 700 pesos po yung pwede nating ma-redeem na load. Ito naman po yung sa PayPal. Tsaka kung mataas pa yung value ng dollars ngayon, yung $10, baka nasa 500 plus yan. Ayan po, $10, $25, and $50 yung pwede nating ma-withdraw sa PayPal. Sa Gcash naman po, ito siya, 500 pesos, 1,250, and 2,500 pesos po yung pinaka-maximum. So, dito guys, ang kinakailangan lang natin gawin, itatap lang natin to as long as meron tayong sapat na coins. So, dito sa coupons, pag wala naman pong coupons na nakalagay, katulad dito sa Top Up, so, itong 10 pesos, para makuha nyo siya, kailangan meron din kayong 60 coupons. So, kapag may nakalagay na coupons, ibig sabihin, magbabayad kayo. Pero kapag wala naman, kung coins lang talaga, edi coins lang yung kailangan nating ibayad. So, basta meron ka lang sapat na coins. Kapag mag-withdraw tayo dito, itatap lang natin yung amount na gusto nating i-withdraw. Then, i-click natin yung withdraw now. Maglalagay lang tayo ng information ng Gcash natin. So, ang kailangan po dyan ay Gcash number, tsaka yung pangalan po natin sa Gcash natin. And then, pag nag-withdraw na po tayo dito, dadating po yan within 7 working days. Hindi po kasama sa bilang ang Sabado, Linggo, and public holidays. So, nandito po pala
sa balance withdrawal rules yung dapat yung malaman kapag nagwi-withdraw kayo dito. Sa isang araw po dito sa application na si Cashtube, isang beses lamang po tayo pwede makapag-withdraw. Hindi po pwede nalalagpas sa isang beses ka mag-withdraw dito na mag-expect ka na pwede ka makapag-withdraw ng 5 beses sa isang araw. Nakalagay po dito once a day lang pwede tayo makapag-payout. Kaya kung meron pa kayong sapat na coins dyan, pwede naman po kinabukasan mag-payout kayo. And also dito po, pinagbabawal po yung anti-fraud or cheating. So kung makitaan po kayo na nagdadaya kayo nung developer dito sa game, pwede po nilang ma-terminate or ma-block yung account nyo at hindi nyo na yan ma-re-recover, hindi nyo na yan magagamit. Yung mga coins na naipon nyo, wala po yan, hindi na po natin yan maayos pa. Kasi maingat po yung ating developer kasi madami nga po ang nagdadaya dito sa game nila para makakuha ng malaking coin sa sobrang bilis na paraan. So, bawal po yon, bawal lang cheating dito sa application na ito. Pero all in all, wag po kayo mag-alala kasi legit naman pong nagbabayad itong application na si Cashtube. Kaya kung gusto nyo po itong subukan, ilalagay ko na lang po yung link nito dyan sa description box. And dito ko na tinatapos tong video na to, and thank you for watching.